ka nga ba, alin nga ba ang dapat mong i-priority? Emergency fund or investment fund? Gusto mo meron ka nito pero mukhang challenge sa'yo kasi parang hindi mo kayang pagsabayin dahil sa maliit ang kinikita o sweldo, malaki ang gastusan sa pamilya, may utos o may utang na binabayaran o kaya naman posibleng ayaw mo lang na mag-ipon o mag-invest. Thank you so much. Welcome sa ating channel kung saan ingatan at palagoy ng perang pinaghirapan. Ako nga pala si SP Maristela Banaag, isa po akong single ma, OFW and financial educator. By the way, kung hindi ka pa nakaka-subscribe, aba, hit the notification bell and subscribe now na. Natagpuan mo na ba ang iyong sarili sa isang mahirap na sitwasyon sa finances? Na ang hirap na walang backup plan, na kapag dumating ang emergency situation, tanging option ay mangutang. Kasi nga, wala kang madukot. In this video, i-reveal ko sa'yo, alin nga ba ang dapat mong i-priority, emergency fund or investment fund? Alamin muna natin, ano ba ang emergency fund? Una sa lahat, ang emergency fund ay nagsisilbing fund at ating seguridad sa panahon ng mga hindi inaasahang pangyayari tulad ng pagkakasakit, aksidente, kawalan ng trabaho, biglaang repair sa bahay, sa kotse, at iba pa. Dahil may emergency fund ka, nagkakaroon ka ngayon ng peace of mind and financial security. Ito yung ating unang step tungo sa financial stability. Dahil nga may emergency fund ka, alam mo ba na maiiwasan mo ang mangutang if ever na may dumating na unexpected expenses sa bahay or buhay mo. Ngunit hindi rin naman natin dapat isang tabi ang investment fund. Dahil sa pamamagitan ng tamang pag-invest, nagkakaroon tayo ng opportunity na palaguin ang perang pinaghirapan. Maaring mag-invest sa mga instrumento tulad ng stock market, mutual funds, real estate, life insurance, REIT, at iba pa. Sa pamamagitan nito, syempre, nagkakaroon na tayo ng pagkakataon na lumago yung ating pera in a legal way at magdudulot ng mas malaking kita sa hinaharap. And syempre, matupad ang financial goal at mapaghandaan yung retirement fund natin. Make you feel comfortable and confident sa pagre-retire kasi nga may nabuild ka ng investment fund na money working for you. Naman po pwede na mag-withdraw ka agad-agad sa investment mo. E paano kung lugi ka? Tandaan din natin na kailangan nating maunawa ang mabuti ang mga kaalaman at pag-aaral ng tamang paraan ng pag-invest bago tayo mag-desisyon para iwas scam. Dapat maging mapanuri ka rin at maging handa sa mga posibleng resulta ng ating mga investment kasi meron yang risk. Kaya't kailangan nating magkaroon ng tamang balanse sa pagitan ng emergency fund at investment fund. Hindi lamang tayo nag-iipon para sa mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay natin o sa bahay natin. Ngunit pati na rin nag-i-invest upang magkaroon ng pagkakataon na lumago ang ating perang pinaghirapan. At syempre, magbibigay ito ng mas magandang kinabukasan. So once na meron ka na na-build na emergency fund and investment fund, alam mo ba ang bigay nito sa'yo? Peace of mind and financial security. And good news, pwede mo palang pagsabayin ang emergency fund and investment fund na pwede kang magsimula sa sobrang liit na halaga sa isang financial product tulad ng Kaiser. Very, very affordable na may 3-in-1 product such as life insurance, healthcare, and investment. Pwede mo itong magamit sa emergency situation. Pwede mo itong ipagamit sa iyong immediate family na bigla ang nagkasakit at nangangailangan ngayon na dalhin sa hospital. Hindi kasi pwede na mag-iipon ka lang para sa emergency fund or para
para lang sa pang-investment mo. Let us say, wala kang emergency fund. Tapos, bigla kang nangailangan ng pera. Dahil biglang pagkakasakit, nawala ng trabaho, nasira ang kotse or bahay mo. So, anong gagastusin mo kung wala kang emergency fund? Hindi rin na, or wala kang investment fund? Paano kapag naman tumanda ka? Siyempre, wala na ikaw kakayahang magtrabaho. Sino ang bubuhay sa'yo? Kaya naman, sobrang mahalaga na pareho mong i-priority ang investment fund and emergency fund. Ngayon, kung nais mo ng karagdagang kaalaman tungkol sa emergency fund at investment fund, maaari kang mag-message sa akin or type below emergency fund or i-click mo yung link sa baba ng video nito para maka-attend ka ng aming free webinar about financial education. Just click the link below. At maaari kang matuto kung paano mag-manage ng pera, tamang pag-iipon, at tamang pamamaraan ng pag-invest. Thank you so much for watching. God bless you and enjoy life.